sa katatapos lamang na concert ni Olivia Rodrigo, di pa rin nakalusot sa pambabatikos si Andrea Brillantes na inakusahang ng bypass daw para sa VIP treatment. Ang ibang celebrities kasi katulad ni na Marian Rivera at Niana Guerrero ay makikitang wala sa VIP section since wala ritong palakasan at random talaga ang seats na ibibigay sa'yo. Tanong ng ilan, talaga bang swerte si Andrea o idinaan pa rin daw talaga ito sa connections, diba? Ayan. In fairness ha, nakbasa ko naman yung kanyang explanation doon. Wala, hindi naman siya dumaan sa VIP. Nagkataon lamang daw talaga na super aga siyang nagpunta doon para maganda ang kanyang pila, para hindi naman siya doon sa malayo. Correct. Diba? Kasi after nilagay niya sa kanyang Instagram, may video siya, diba? Na parang sinasabi, ay, ang aga ko para sa akin number. Correct. So, syempre, nung maaga siya, syempre gusto niya doon mapunta sa VIP at kahit naman gaano kamal yung VIP, kaya naman niyang magbayad, diba? So, umaga siya sa pila, sabi niya, yung number niya, diba? So, yun ang nakunya doon, yung unang-una doon po, dahil maaga siya. So, wala daw pong totoo na sinasabi na palakasan o VIP o magical na tinatawag. Walang magic-magic, sabi niya. Walang ganun-ganun doon. Pumila ako, sabi niya. Maaga akong pumila. Dahil syempre, isipin na iba, ay, Andrea Brillantes to. Baka may connections to sa loob, di ba? Pwede naman. Kasi nga silang Mari Rivera wala doon sa VIP. Correct. Na seats, di ba? Oo, so, nakita ko nga eh, medyo malayo yung ano eh. Alam naman natin na napakalaki ng Philippine Arena, di ba? Tama ba ako? Napakalaki noon. Talaga namang ano, wala, medyo malayo-layo yung, although malapit yun, pero sa laki kasi parang tingin mo malayo, di ba? Nandun nga sila kasama yung kanyang anak na si Zia, di ba? Na talagang kiss nung kiss sa nanay niya at saka sa daddy niya, ang mami niya, diba? No? Siguro tuwan-tuwa siya. Sigaw siya ng sigaw talaga dun sa ano, kay Olivia talaga. Pero ito si Olivia, kung di ako nagkakamali, talagang love niyang makapag-perform sa Pilipinas. At yung sabi ha, ang balita ko, yung doon mga kinita niya, pinamigay niya lang, sabi. Ay, at diba? Very proud ang kanyang daddy talaga na, and binivideo talaga lahat ng diba, tao. Di ba, half Pinoy siya? Oo, Pinoy siya. Half Pinoy siya. At saka ano, half ano. Half Pinoy, tsaka half kung anong man lahi, di ba? Pero at successful si Olivia na alam mo nga yung kanta. Ako, sorry ha, kasi talaga hindi na ako millennial. Hindi ko na alam yung mga kanta ng mga... Naririnig ko yung mga kanta, pero hindi ko alam na silang kumanta. Di ba, may mga ganun tayo. Malalaman lang natin na silang kumanta. Kapag napanood mo na siya, ay, siya pa rin kumanta nun. Ganun. Olivia, sabi ko nga, ang kilala ko po ay si Olivia Newton. Dyan yung, hopelessly devoted to you. Yun yung mga kanta, yung panahon namin. Dyan, Olivia Newton Filipina dyan. Siya, and Filipino-American siya, diba? Ayan, Filipino-American, diba? So yeah, at least successful yung concert niya. Talaga naman po, nung umpisa pa lang, iniintigan na yun si Andrea, diba? Kumbaga, her mother has German and Irish ancestry. So yon, Rodrigo is half Filipina and identifies as Filipino-American. Her paternal grandparents and great-grandparents immigrated from the Philippines. Oo, di ba? May halo rin German, di ba? German, hi! Kaya pala ang ganda-ganda niya, no? Gusto ko yung beauty niya. Oh, maganda siya, di ba? Ang ganda nung atin yung sa concert niya, di ba? Correct. Kung carry ko lang makapanood, why siya, walang ka-arte-arte, di ba? Spotted nga siya ng ilang mga netizens na parang namamasyal kasama nung kanyang boyfriend, di ba? Kaya, hindi katulad nung ibang mga artist na nagpupunta dito na nakakulong lang sa hotel nila. Oh, kasi siya yung pagkakaguluhan, di ba? Siya, talaga, nag-a-approach yung mga tao sa kanya, magpa-picture, pinagbibigyan niya. Approachable naman kasi siya, di ba? Si considering Olivia. The fact na international, ano siya, di ba? International, ano, artist. Di ba? Eh, ang mga, ibang mga, hindi naman po, yung hindi ko naman nila lahat, di ba? Yung mga ibang K-pop, di ba? Yung mga ibang Korean stars, para ang hirap nilang lapitan, di ba? Gusto ko na magpeto, basta may experience kami sa mga Korean stars, di ba? Na talaga.